pedas. Tuh. Karena dia carun. Unboxing tayo mga kabayan. Ito po yung Olsen Mark and nabili ko sa doon sa ano sa UAE Dubai sa 200 dirhams. So naka-promo. So ito po ang kanyang okay manual, at ito po yung kanyang warranty. I think this is 3 years warranty. So unbox po natin. So i-unbox po natin ngayon mga kabayan. Hanggang natin. Okay. Bali ito po yung pwede magamit sa Pinas. Then ito yung 50-60 megahertz. So, importante po may 60 megahertz yung appliances na binibili natin na dinadala natin papuntang Pinas. Dahil standard po tayo yung 60 hertz dito sa atin. Okay, 4 liters ito po mga kabayan. So, nasa 200 dirhams. So, naka-promo po yan nung nabili natin. Kaya, subukan natin maya na mag-try ng baboy. May natira kaming baboy. So, try namin lutuin. So, i-operate namin maya. Okay, see you mga kabayan sa meet namin pag-try ng itong fryer. Okay, yung mga kabayan, ating buksan, i-press lang natin at saka i-ano lang po, i-pull out lang po. Tanggalin natin to. Itong tray. So, ma-slide lang siya po. Ayan. So, ano pa bang natanggalin natin? So, ayun, natanggal natin. Ayun, i-push lang natin. So ating i-try ito mga kabayan. Hindi natin ito. So mag-ano lang tayo ng adapter. Kasi iba yung plug natin dito. Okay, so mag-try na tayo magluto mga kabayan. So, ito po mga kabayan natin po i-demo o ipakita sa inyo kung paano po. I-pull back nyo lang. I-pull out. Tapos yung tray, ituro po kung paano tanggalin. So, ito po, forward nyo lang. Tapos may push button dito. So, press nyo lang po ito. Tanggalin. Yan lang po. So, ito po yung push button. So, ipasok nyo lang itong white. Tapos, mayroong push button dito. Yun na po. Kung ibalik nyo naman siya, yun na po. Press. Press ulit. Kasi hindi, kailangan i-press para bumaba. So, ibalik nyo ganyan. Yun lang po, mga kabayan. Sige po, try po namin mag-load. So mga kabayan, mas maganda kung meron kayong extension
para hindi na kailangan ng ano ng adapter na katulad dito. So kung wala kayong extension, pwede naman kayong gumamit dito. Pero mas maganda kung meron kayong katulad na itong extension. So, pwede siyang ma-plug itong 3-pin. Ito po. Yun. Oh. So, bali itong prior na Olsenmark, mga kabayan, bali 220 volts po siya. 50-60 hertz. So, pwede po siya sa Pilipinas. So, 4 liters. So, mas maganda rin. Subukan natin. Pero I think mas magandang model. Kumpara sa iba, I know, mas mahal yung ibang prior. Yung like Black & Decker or some other brand, Philips. So, but it's okay ito. Dahil 4 liters, makamura ka na. So, nasa 200 dirhams. Yung sa piso, mga kabayan, nasa 2,600 or more less. Mga 2,600 patas. So, okay na rin. Solid na rin, mga kabayan. Dahil naka 4 liters ka na. Olsenmark, 220 volts, 50-60 hertz, mga kabayan. Okay? So, ito, mga kabayan. Yung lechon namin, eh, i-fry namin. Mag-crispy naman. Kasi, hindi Apunat namin na. Ano, na hangina. Ano na kasi ng hangin, kaya wala na. Makunat. So, medyo makunat na siya, mga kabayan. So, para maging crispy naman ulit. Dapat hindi, huwag nyo lang ipatong-patong. Okay na? Hindi na na. Okay ito. So ito na po, mga kabayan. Ito na pong ilagay. Lutuin. So i-bake na lang natin ito sa kaluto na. Luto na rin siya. So adjust na lang tayo. So ito po yung minutes. So, from 0 to 60. At saka ito yung temperature. So, temperature po. Ito po sa baba. So, mas meron po siyang sa chicken, 200 degrees. French fries, 200. Sa steak. Sa mga beef, nasa 8 to 14 minutes. Yung French fries, nasa 12 to 16 minutes. Okay. So, dito lang tayo. Mag-focus. So, mga 150 lang siguro, mga kabayan, dahil luto na rin. So, try natin. So, set muna natin na yung temperature. So, 110. 110. 140. Ito, 150. Diyan lang po. So, okay, mga ano rin natin, lutuin natin sa in 15 minutes. Ako ba yan? 15 minutes or 20 minutes para mag... Yan po, hintayin lang natin. So yan ang mga kabayan, nag-automatic off yung temperature. So nagpa-process na yung pagluluto ng yung baboy. So it means naabot niya na yung tamang temperature. So kaya namatay na siya. So yung inintay na lang natin yung minutes. So yung minutes na lang, mga kabayan. Okay? Yun po, mga bayan, dahil yung nag-below yung temperature, so umilaw na rin siya.
para mag-abot balik siya sa dati niyang temperature. Sa final stage na mga kabayan. Yun. So, tumulog na mga kabayan. So, atin na pong tanggalin. Pero kung gusto niyo pang lutuin mga kabayan na para mag-ano siya or mag-additional po kayo na kayo ng dagdag pa ng ilang minuto then medyo ma-ano naman siya malutong kung sa inyo pwede i-dagdagan kung sa tingin niyo hindi pa talaga ano, nag-crispy. O sa amin, okay na. Salamat mga kabayan sa panood. Sige po mga kabayan, see you po sa aming mga next na mga vlog. Okay, see you po. Bye-bye.